So, ano ko yung purpose? Share ko sa inyo yung Breakthrough Hub. Ang Breakthrough Hub ay isa lang sa ministry na sinimula namin ni Sales. Nagsimula sa pakapikapin. O, di ba? Hindi sa patikin-tikin, ha? Aray ko. Parang yung iba nakaka-relate pa. Dapat born again, ha? Kapi na. Alam niyo, most of the ideas na pinagpartneran namin ni Sir, nagsimula sa pakapikapin doon sa office niya. Maso, kapi tayo. Maso, idea comes. Maso, kapi tayo. Idea comes. Kung may medyo challenge, maso, kapi-kapi tayo. Magpag-usapan. Hanggang sa nagkaroon kami ng kapihan. Doon sa church compound, yung aking garahe doon ng church, ginawa namin coffee shop. Ang tawag namin doon, Breakthrough Hub. Dati, Coffee Hub. Pero Breakthrough Hub, why? Because we invite other officers, life coach, talk together and experience breakthrough in life. Anong, oh ito ho, sabi ni Sir, anong slogan natin kay Pastor? Oh, ito ang slogan namin. Let's build our country over a cup of coffee. Sir, sabi yan, no? Sabi, ano yung magandang slogan? Kasi natin, may idea natin na nag-click. Project Tanaw, tulong ng swerte. Pepto, ano pa, ang dami ho. Eh, kapi-kapi lang. Kaya ito, no? Kaya pag pupunta ko kayo doon, kayo magtaka. Nagkakapi lang kami. Ayan. Pero alam nyo, hindi matapos ang pagkakapi na walang Bible principle. Okay? So, meron din kami sa Makati. Nung pumunta si Sir sa NCR, Sir, Breakthrough Hub. Makati. So, nag-start kami. We plan, we work, and here we are. Mayroon na po tayo Breakthrough Hub sa Makati. Anong purpose nito? Yung mga officer natin, policeman, na nag-struggle ng stress, anxiety, depression, nire-recommend ni Sir Suerte doon sa area na yan. Meron po tayong licensed doctor dyan na psychiatrist, na siya pong nag-deal, Christian po siya, at of course, nasi-share yung word of God. That's our purpose. Hindi na po yung masakapi-kapi na, tapos mag-maritis doon. Hindi na po. May purpose. Oh, ito ko. Nakaka-relate na naman. Oh, kasimbayanan, Breakthrough Hub o kasimbayanan hub sa PNP. O si PNP Chief yung ating kasama nung in-open natin yan. Sa loob ng Academy Magpati. Yan ang purpose niya. Naglagay tayo ng computer doon, mga laptops. Para yung mga kadete natin pupunta doon mag-aaral. At habang nag-aaral sila, may mga life coach tayo, mga pastor na nagka-counsel sa mga kailangan ng counsel. We keep platforms. We offer platforms. Okay? So, the purpose is clear, no? Why? We always introduce God on this platform because without God, life has no purpose. Without purpose, life has no meaning. Without meaning, life has no significance or hope. By the way. So, hindi. Sa lahat ng ginagawa natin dito, mga pati, platform lang, platform muna. Hindi kami aggressive. We take time. Hindi po agad-agad na pagdaman tayo ka mamaya kasi siguro may kaligtasan, no? Hindi po ganun ka-aggressive. Okay? Noon ganun na po ka-aggressive. But now is more of, okay? Build relationship. And then, itawid mo yung aspect. When they are ready. Okay? When they are ready. Si Jesus naka-feeling muna, di ba? Amen? Amen. Si Jesus nag-heal muna ng mga may sakit. Di ba? Amen? Ito tayo. Hindi siya lang pagdali. Ito tayo. Okay? But what the purpose in life looks like? Anong purpose ng mga disciples is to make them fishers of men. Yun ang purpose ni Jesus sa kanila. Now, I'll be going through this, okay? And I give time to turn this one thing. Last is evangelistic. Why evangelistic discipleship? Preaching the gospel. Ito po yung bunga. During pandemic, thankfully, may dalawang batch ng 200-300 na mga students na bakong pulis. Itinaan doon kay Sir Suerte sa kampo namin. Sabi niya, Pastor, kailangan may service tayo dyan naman sa week. Every Sunday, may worship service sa Lumpur. Man. So, nagbunga yung aming mentoring journey. Yes. Anong bunga? Disciple making, evangelism. Amen. I preach to hundreds of policemen dahil sa aggression. Okay. And he said that to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. So, hindi lang ako nag-preach sa church.
Once na ako nag-ano, actually almost twice na ako nag-preach sa church, 2 to 3 times a month. But I preach almost every day sa labas ng church. One of the thing na sinimulan namin, ito may share ko lang po siya, bakit sila po nakapag-zoom sa tropa? Sa PNP, Zoom meeting, live coach namin na dito. Alam niyo po, nung sinimulan namin ito, nung in-approach ko ang region, kasi nag-lockdown, walang meeting. In-offer ko sa region, sabi ko, pwede tayo mag-zoom. Tinanggihan na po ng region. Sabi nila, kung sa physical squadron, imposible, Pastor, mas mahirap sa Zoom. Bumalik ko sa aming unit, Regional Mobile Force Battalion, kinausap ko si Sir Suarez. Tinanggihan ng region yung offer ko. Thank God, sabi niya, walang pakundangan. Tawin mo dito, sa akin. Hindi, ginawa namin sa amin ng Saritjon, Regional Mobile Force Battalion, via Zoom. Napansin ng camp kami, sinulangan. Kaso, magbigay ka ng update, bigay ako update. After a week, magpapat ng memo. Zoom, via Zoom, via Google Meet, and Messenger. Pero ang ginawa namin, via Zoom. Kaya alam nyo, there are more than 4 to 5,000 na mga police na umaattend weekly dahil sa Zoom meeting natin. Ngayon po, ano sa oras na ngayon? 9. Hindi ko alam kung ilang Zoom meetings ngayon maghapon. Normally, we have 20 to 27 Zoom meetings a day. Para ano? Para mag-share ng aspects. Did I promote our religion? I only promote Christ to them. Because I am convinced that it is Christ who can save and change life. So, ito po yung ginawa namin. Nagkaya po ito yung parang Paul Sector at nag-ate artista, di ba? Ngayon yung mga nag-criticize sa akin noon, nung ako yung nag-live, nag-online, sabi niya, hindi yan biblical na nagawa mo, nasa demonyo yan. Ito yung pandemic ng lockdown. Abay, yung natawag sa amin na nasa demonyo daw yung kumaya. Ulan na lang sabihin ko, nasa demonyo na rin kayo. Kaganti eh, no? Sana wala ma-open mo. Pero babalik ka na po kahit ayaw rin pa siya. So last, I close with this. Salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to many by which we must be saved. Sa mentoring at disciple-making sa PNP po natin, I am not after populating our church. I am after populating heaven. Amen.